Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang apelyidong Revilla ay may parehong koneksyon sa politika at showbiz, kaya hindi maikakaila na ang Revilla clan ay isa sa mga maimpluwensyang pamilya sa Pilipinas. Ang patriarch ng pamilya na si Don Ramon Revilla ay kilala dahil sa naiulat ito na may tinatayang 81 mga anak. Sa dami ng kanyang mga anak, hindi maiwasan na maging sentro sila ng kontrobersya. Pero noong 2011, ang kanilang pamilya ay naging laman ulit ng headlines dahil ang kanyang anak na si Ramjen ay pinatay sa loob mismo ng bahay nito. Ating balikan ngayon ang magulong kaso at misteryo sa pagkamatay ni Ramjen Revilla. Si Ramjen Jose Magsaysay Bautista o mas kilala bilang Ramjen Revilla ay ipinanganak noong February 12, 1988 sa Pasay City. Siya ay isa sa maraming anak ni Ramon Revilla Sr. na tulad na nabanggit ko kanina ay napabalitang may 81 anak sa tinatayang 16 na magkakaibang babae. Ang kanyang ina na si Jeneline Magsaysay ay anak ni Attorney Genaro Magsaysay at dating movie starlet na si Lynn Madrigal. Si Genaro Magsaysay na kanyang ama ay ang nakakabatang kapatid ng nooy presidente ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay. Dahil sa may asawa at orihinal na pamilya ang kanyang ama, noong isinilang si Jeneline, malimit niyang marinig sa mga tao sa kanilang lugar sa Pasay ang mga salitang anak sa labas. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na ang parehong pangyayari ay hinding-hindi niya ipararanas sa kanyang mga anak. Pero nang nakilala ni Jeneline si Don Ramon, ay nakalimutan niya ang mga pangakong ito. Ang 17 taong gulang na si Jeneline ay nahulog sa nooy 59 na taong gulang na si Don Ramon. Noong 1988, ipinanganak ni Jeneline ang kanyang panganay na anak na si Ramjen. Makalipas ang 10 buwan, noong siya ay 19 na taong gulang, ay isinilang naman niya ang pangalawa niyang anak na pinangalanan niyang Maria Ramona Belen o mas kilala sa tawag na Mara. Sa sumunod na 8 taon, nanganak si Jeneline ng 8 beses. Suma total, si Don Ramon at Jeneline ay merong 9 na anak at para maging maayos ang pamumuhay ng lahat ng kanyang mga anak mula sa iba't ibang mga babae, sinigurado ni Don Ramon na ang mga ito ay may mga kasambahay na aalalay sa pag-aalaga sa mga ito. Base sa sinabi ni Jeneline sa interview, tuwing bisperas ng Pasko at kaarawan ni Don Ramon, ay dinadala niya ang kanyang mga anak sa mansyon nito sa Cavite upang makilala ng mga ito ang kanilang mahigit na 50 half-brothers at half-sisters. Ang relasyon ni Don Ramon at ni Jeneline ay nasikmura ng asawa nito na si Azucena. Si Don Ramon ay may 7 anak kay Azucena at ang pagkakaroon niya ng ibang mga babae at mga anak sa labas ay naging malimit na sanhi ng pag-aaway at pagtatalo sa kanilang tahanan. Ang tensyon sa Revilla clan ay lalong lumala nang pumanaw si Azucena noong 1998. Nang maihatid sa kanyang huling hantungan si Azucena, agad pinlansya ni Don Ramon ang plano na ilipat si Jeneline at 9 nitong anak sa mansyon na dating tinitirhan na kanyang yumaong asawa sa Imus. Pero ang idea na ito ay hindi nagustuhan ng mga anak ni Azucena dahil para sa kanila, ito ay malaking pambabastos sa mga alaala ng kanilang ina. At upang mapanatili ulit ang kapayapaan sa kanyang pamilya, nagdesisyon si Don Ramon na patayuan na lamang si Jeneline ng isang bahay sa Phase 6A BF Homes Parañaque para doon ito manirahan kasama ang kanyang mga anak. Nang natapos ang two-story house na bahay, may kumalat na balita na hindi pa rin kontento si Jeneline dahil ang lugar na BF Homes ay para sa mga middle class na mga tao. Sa ulat ng Inquirer.net, ang mga anak ni Azucena ay sinabi na may attitude problem si Jeneline at ito ay mahilig manghingi ng pera sa kanilang ama. May mga ulat din na kumalat na sa lahat ng mga babae ni Don Ramon ay si Jeneline lamang ang tumangging magtrabaho at ito ay mahilig humingi ng sustento.
Bukod sa sustento ay kumalat din na si Jenilyn ay may malaking utang na mula sa credit card nito na umabot na ng 2.3 million pesos. Sa ulat din ng media ay hindi nila maiwasan na ikumpara si Jenilyn sa ibang mga babae ni Don Ramon na madalas lamang humingi ng pera para magkaroon sila ng kapital upang makapagpatayo ang mga ito ng negosyo tulad ng hair salon at sari-sari store. Ang mga reports mula sa mga tabloids ay pinapalabas na si Jenilyn ay umaasa na lamang sa sustento. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi siya nagustuhan ng mga anak ni Azucena. Pero kung ang mga anak ni Azucena ay ayaw sa kanya, ay ganoon din naman ang nararamdaman ni Jenilyn sa mga ito. Noong October 11, 2011, ang kanyang salaw Obin ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook post. Ayon sa post, ang mga anak ni Azucena ay tinatawag siyang parasite. Pinaratangan niya rin si Don Ramon na hindi sapat ang ibinibigay nitong buwan ng sustento para makover lahat ng kanyang gastusin. Base sa Family Code ng Pilipinas, kapag ang isang babae ay kinikilalang common law wife, siya ay may karapatan sa sahod, properties at ibang mga wages ng ama ng kanyang mga anak. Dahil sa batas, may tinatawag tayong co-ownership. Salamat sa batas na ito, si Jenilyn at ang kanyang mga anak ay nakakatanggap ng buwanang sustento na naiulat na hindi bababa sa 250,000 pesos kada buwan. Bukod sa halaga na ito, ay nakakatanggap din si Jenilyn ng kanyang sariling personal allowance. Kung ang relasyon ni Jenilyn sa mga anak ni Azucena ay hindi maayos, hindi naman ito nakaapekto sa relasyon ng mga ito sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa panganay nitong anak na si Ramjen. Base sa ulat ay madalas itong makita na nakikipaglaro sa kanyang mga pamangkin na sina Jolo at Brian na anak naman ng kilalang aktor at politiko na si Ramon Bong Revilla Jr. Noong 14 taong gulang si Ramjen, sinundan nito ang yapak ng kanyang ama at pinasok niya ang mundo ng showbiz. Noong October 9, 2011, nag-post ulit si Jenilyn sa kanyang Facebook at sinabi nito na ang kanyang mga anak ay hindi na nakakatanggap ng sustento mula kay Don Ramon. Sa kanyang post ay pinaratangan niya na ang mga anak ni Azucena ay sinasamantala ang pagka-stroke ng kanilang ama para hindi sila bigyan ng pera. Ang alegasyon naman na ito ay matinding itinanggi ng mga lehitimong anak ni Don Ramon. Ang away tungkol sa pera ay hindi lamang nangyayari sa pagitan ni Jenilyn at mga anak ni Azucena, dahil pati ang mga sariling anak nito ay nag-aaway-away din. Sa parehong buwan na malimit mag-post si Jenilyn ng kanyang mga hinaing tungkol sa sustento, naiulat na ang 23 taong gulang na si Ramjen at ang 18 taong gulang niyang kapatid na si Ramon R.J. Bautista ay nagkaroon ng seryosong pag-aaway. Si Ramjen ay nagalit dahil ipinagbenta ni RJ ang bago nilang sasakyan na Mitsubishi Strada na nagkakahalaga ng 800,000 pesos na hindi sinasabi sa kanya. Nang malaman ni Don Ramon ang nangyari, hindi niya binigyan si RJ ng pera para magamit ito na down payment sa gusto nitong sasakyan na Mitsubishi Montero. Depende sa kung sino ang makakausap mo at report na babasahin mo, merong mga sources ang nagsasabi na si RJ ang humahawak ng pera. Pero may iba namang nagsasabi na pagkatapos nitong ipagbenta ang Mitsubishi Strada, si Ramjen na ang pinahawak ng pera ng kanyang ama. Ang relasyon ng magkapatid ay hindi naging maayos dahil ayon sa ulat, para kay RJ hindi nito nagugustuhan ang malimit na pagsusumbong ni Ramjen sa kanyang ama ng lahat ng kanyang mga kilos at pangginagawa. Ang pag-aaway sa loob ng tahanan ni Jenilyn ay normal lamang dahil lumalabas sa mga reports na pati ang ibang mga anak nito ay hindi rin kontento sa liit ng pera na ibinibigay sa kanila buwan-buwan. Pero ang pag-aaway ng mga ito ay natigil noong gabi ng October 28, 2011. Si Ramjen kasama ang kanyang noinobya na si Janelle Manahan ay magkasama buong araw sa kwarto. Doon sila nanood ng mga pelikula, nagmeryenda at naghapunan. Bandang alas 10:30 ng gabi, ang kapatid ni Ramjen na si Ramona ay kumatok sa pintuan ng kanilang kwarto dahil gusto nitong humiram ng video camera. Habang nag-uusap ang magkapatid sa tabi ng bukas na pintuan, ay bigla na lamang pumasok ang hindi kilalang lalaki at pinaputok na ito si Ramjen at Janelle. Silang dalawa ay naisugod pa sa ospital, pero ang aktor ay idiniklarang dead on arrival noong 12:15 ng madaling araw.
Ang mga kapulisan sa pangunguna ni Chief Inspector Enrique C. ay bumuo ng Task Force Ramgen para madakip at matuklasan ang totoong nangyari sa batang aktor. Si Janelle ay nakaligtas sa nangyari pero kinailangan niyang dumaan sa facial reconstructive surgery dahil ayon sa doktor na tumingin sa kanya, ay tumama ang bala malapit sa kaliwa niyang mata at lumabas ito sa kanang bahagi ng kanyang leeg. Isa pang bala ang tumama din sa kanyang balikat at lumabas sa kanyang braso. Si NBI Medical Legal Division Chief Dr. Alvin David ay inilarawan na nahirapan si Ramgen bago ito bawian ng buhay. Sa resulta ng autopsy, bukod sa mga defense wounds, nakitaan niya rin ang bangkay nito na may mga sugat sa kanyang balikat at noo. Suma total, ito ay nakatanggap ng 10 saksak, 3 mga malalalim na hiwa at 1 tama ng baril. Ayon kay Dr. Alvin, hindi nakamamatay ang ibang mga sugat na natanggap nito. Pero ang tumapos sa buhay ng aktor ay ang saksak na umabot sa kanyang puso. Inilarawan niya na ang saksak ay naging sanhi ng pamumuon ng dugo na bumalot sa puso ng aktor. Sa interview ay sinabi din ng mga otoridad na dahil gumugulong pa ang investigasyon ay hindi pa nila masigurado ang ginamit sa pananaksak. Nakakita din ang soko ng basyo ng bala ng baril sa kwarto ni Janelle na agad nilang isinumite sa NBI Firearms Division upang matukoy kung anong klaseng baril ang ginamit. Nang makarecover si Janelle ay agad kinuha ng mga otoridad ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, ang baril na ginamit ng salarin ay merong silencer. Sabi ni Janelle, pasado alas 11 ng gabi noong 28 ng Oktubre, habang nasa loob sila ng silid ni Ramgen, kumatok ang kapatid nitong si Ramona na tinatawag ding Mara. Binuksan daw ni Janelle ang pinto at hindi ito isinara. Pagpasok daw ng silid ni Mara, lumapit ito kay Ramgen at hiningi ang isang video. Pero hindi nagtagal, isang lalaki raw na nakasuot ng Halloween mask at berdeng army jacket ang pumasok sa silid, armado ng handgun na naka-silencer. 2 beses nitong binaril si Janelle. Dito na raw pumalag si Ramgen at nagsisigaw. Padapang bumagsak ang dugo ang si Janelle, kaya ayon sa kanya, di niya nakita ang mga sunod na nangyari. Sinabi niya sa mga otoridad na pagkatapos siyang bumagsak sa sahig, ay hindi niya magawang ipaling ang kanyang mukha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Pero naririnig pa rin niya ang nangyayari. Base sa kanyang natatandaan, ay paulit-ulit di umano na sinasabi ni Ramona na tama na, tama na. Sinabi din niya na ang huling beses niyang narinig ang boses ni Ramgen ay nang utusan nito si Ramona na isara ang pinto dahil tila nakaalis na ang salarin. Kahit mahirap magsalita at sa sakit na kanyang nararamdaman, nakiusap si Janelle kay Ramona na tumawag ng tulong. Tinawagan nito ang kapatid niyang si RJ pero nang hindi ito sumagot, ay tinawagan naman ni Ramona si Gail na isa din sa kanyang mga kapatid. Ayon kay Janelle, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa at sinabi ni Gail na siya ay papunta na sa bahay para maisugod ang mga ito sa ospital. Inilarawan ni Janelle na ang boses ni Gail ay kalmado. Narinig din ni Janelle na nataranta si Ramona sa paghahanap ng susi ng sasakyan ni Ramgen dahil gusto na nito na siya na mismo ang magdala sa mga ito sa ospital. Pero hindi niya ito nakita. Sa takot na baka nasa paligid lamang ang salarin, ay di umano'y ayaw lumabas ni Ramona sa bahay. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas na rin ito dahil napakausapan siya ni Janelle. Pero hindi na ito bumalik. Kahit mahirap at hindi niya gaanong makita ang kibat ng kanyang cellphone, pinilit ni Janelle ang kanyang sarili na kunin ang kanyang cellphone upang makahingi ng tulong. Ang love triangle at politika ay tiningnan agad ng mga otoridad na posibleng dahilan para patayin ang aktor. Pero ang mga anggulong ito ay agad ibinasura. Ang mga otoridad ay kinuha din ang salaysay ng mga security guards ng BF Home Subdivision na sina Joy Rex Asimbrado at Nino Tabada. Ayon sa dalawa, bandang 10:45 ng gabi noong October 28, nakita nila ang kapatid ni Ramgen na si RJ kasunod ni Ramona na mabilis na naglalakad palabas ng subdivision. Kaya ang atensyon ng mga kapulisan ay natuon sa kapatid ni Ramgen dahil ang mga ito ay maaaring may kinalaman sa nangyari. Bukod sa mga salaysay na ito, nalaman din ng publiko na noong madaling araw pala ng October 29, si Ramona ay dumating sa presinto ng Las Piñas. Ito ay inilarawan na tuliro at nanginginig pa.
para ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga taong humuhusga sa kanya dahil hindi siya bumalik sa bahay, ay sinabi nito na di umano'y tinangay siya ng mga sospek, pero iniwan at ibinaba din siya ng mga ito sa isang lugar sa Las Piñas. Ang kanyang mga pahayag ay hindi naman pinaniwalaan ng mga tao at ang duda ng publiko ay lalong lumago na maaaring may kinalaman nga si Ramona sa nangyari. Dahil noong November 6, 2011, 4 pagkatapos mailibing ni Ramjen, si Ramona ay naiulat na lumabas ng bansa papuntang Turkey kung saan siya ay isang citizen dahil ito ay kinasal pala sa isang Turkish national noong siya ay 19 taong gulang. Kasunod nito ay binawi din niya ang kanyang salaysay na siya ay dinukot ng mga hindi kilalang salarin. Sa bagong bersyon ng kanyang kwento, sinabi ni Ramona na siya ay nasa ibang kwarto nang nangyari ang pamamaril. Ayon sa kanya, nang dumating ang mga nakamaskarang lalaki, agad isinara ni Ramjen ang pintuan ng kwarto kung nasaan siya at yun ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Narinig ko po si Ramjen, sabi niya, ay, gumanon po siya. Tapos after nun, nangihina na po siguro siya, bumalik po siya sa kwarto. Pagkabalik niya po sa kwarto, pinilit niya po yung buong lakas na isara yung pinto. Naipit pa nga po yung kamay ng lalaki. Mm-hmm. Yung nakamaskara po, naipit po. Tapos po, individually, nasarap po niya lang yung pinto. Mm-hmm. Nalak po niya. So, ang tendency po nun, talaga po, si Ramjen po yung sumagit ng buhay ko, kaya po ako hindi nasaktan ng gabi yun. So Ramona, in other words, inaamin mo na umalis ka ng kusa, hindi ka inabduct ng mga... Huh? Wala na po ako sa state of mind ko nun. Ang gusto ko na lang po maligtas yung sarili ko at makaalis po ako dun sa incident ko ng yung place na pangyayari po yun. Ito ay lalong nagpataas ng kilay ng mga taong sumusubaybay sa kaso ni Ramjen. Ang mga kapulisan ay agad kinontak ang ina nito na si Jeneline na pabalikin ang kanyang anak sa Pilipinas dahil ito ay tinuturing na person of interest sa nangyari. Ang immigration ng Pilipinas ay hindi kayang pwersahin na pabalikin si Ramona sa bansa dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa bansang Turkey. Ang nooy senador na si Bong Revilla ay sumali na din sa issue at sa interview ay sinabi niya na siya ay nakikipag-usap na sa kanyang mga abogado para magawa ng paraan na makansel ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Philippine passport ni Ramona. Sa parehong araw ay nagkaroon ang senador ng press conference at doon ay pinabulaanan niya ang pahayag ni Jeneline sa Facebook na nagsasabi na hindi patas ang pagtrato ng mga otoridad sa kanyang mga anak. Ayon kay Bong Revilla, hindi niya mapigilan na mapakamot ng ulo at sinabi niya na huwag nitong ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng paggawa ng mga issue na walang kinalaman sa nangyari sa kanyang half-brother na si Ramjen. Sinabi din ni Bong na nanawagan na siya sa PNP na gawin ang lahat, ungkatin ang lahat ng pwede nilang ungkatin para malaman nila ang katotohanan. Tinapos niya ang kanyang salaysay na masaktan na kung sino ang masasaktan dahil ang kanilang pamilya ay handang tanggapin anuman ang findings ng PNP. Bago matapos ang araw na yon, ang General Manager ng Manila International Airport Authority na si Jose Angel Honrado ay kinumpirma na si Ramona ay nag-board at matagumpay na nakalabas ng bansa. Ito ay sakay ng Cathay Pacific Airways Flight CX-902 na papuntang Hong Kong bandang alas 9 ng gabi. Noong November 7, sa ulat ng mga news outlet, lumalabas na ang asawa ni Ramona na si Engine Tuna Bulbuloglu ang nag-utos dito na lumabas ng bansa. Nang siya ay nakarating sa Hong Kong, sumakay ulit si Ramona ng isa pang eroplano upang makarating sa Turkey. Bukod sa 2 security guards, ang personal assistant ni Ramjen na si Ronaldo Ancajas ay nagpatunay din na nakita niya si Ramona at RJ na lumabas ng subdivision noong araw na nangyari ang krimen. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Ronaldo na ilang buwan bago nangyari ang pagpatay kay Ramjen, ang magkakapatid ay hindi na nagpapansina ng ilang buwan. Dahil sa alitan ng mga ito tungkol sa pera at dahil din sa di umanong paninira ni Ramjen sa reputasyon ng mga ito sa mata ng kanilang ama na si Don Ramon. Hindi nagtagal, isang lalaki ang kusang pumunta sa presinto ng Las Piñas
At sinabi nito na siya ay handang magsalita tungkol sa nangyari kay Ramjen. Hindi lamang niya inamin na siya ang pumatay kay Ramjen. Pero ayon sa kanyang salaysay, ay idinamay niya ang mga sospek tulad din ng Michael Jane Artea, Roy Francis Tolisora, Glyza Vizda, John Norwin de la Cruz at Brian Pastera. Ang salaysay ni Puzon ay sinang-ayunan din ng isa pang witness na si Lloyd Cumeda o alias Lim. Silang dalawa ni Puzon ay iniharap ng mga otoridad sa publiko at ang mga ito ay itinuro na ang di umanong mastermind sa pagpatay kay Ramjen ay ang mga kapatid niya mismo na sina Ramona at RJ. Nang araw ding yun ay naaresto ng mga kapulisan sina Nortea at Tulisora na mga itinuturing gunmen. Nang madakip ang mga ito ay sinabi ni Nortea na matagal nang pinagplanuhan ng magkapatid ang pagdispatcha sa kanilang panganay na kapatid. Ang unang pagtatangka sa buhay nito ay nangyari di umano noong October 12. Pero hindi nila itinuloy ang plano dahil di umano ay narinig nila ang tunog ng baril na tila ito ay ikinakasa. Nang hindi natuloy ang kanilang plano, sina Cumeda at Puzon ay di umanong nilapitan ng middleman na sina Vizda, Pastera at De La Cruz at sila ay di umanong inalok ng 200,000 pesos para idispatcha ang aktor. Sinabi din ng mga ito na noong October 14, sila ay inalok muli ng kadagdagang 19,000 pesos ni RJ para makabili sila ng bagong baril. Habang niluluto nila ang plano, di umano'y malimit nilang manmanan ang bahay at sa salaysay ni Puzon, nakita niya ang Mitsubishi Montero na kanila mismong sinakyan sa unang beses nilang pagtatangka sa buhay ng aktor. Nang planchado na, sinabi ni Nortea at Tulisora na sila ay nag-back out dahil hindi kaya ng kanilang konsensya na gawin ang krimen. Ang dalawa ay nagbigay ng kanilang mga alibay. Si Nortea ay di umanong nasa kanyang bahay nang nangyari ang pagpatay, habang si Tulisora naman ay nagiinom kasama ang kanyang mga kaibigan. Gamit ang mga salaysay ng mga kalalakihan, ang mga otoridad ay agad dinakip si RJ Bautista dahil sa kanilang hinala na ito ang mastermind at ang mismong tao na nakamaskara na pumatay kay Ramjen. Ito ay dinampot sa Bacoor City, Cavite at kasama ang ibang nadakip ng mga akusado ay agad silang sinampahan ng mga kaukulang kaso. Ang isa pang kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista Furiyama at asawa nitong si Hiro Furiyama ay idinamay din sa pagpatay ng mga akusadong sina Vizda at De La Cruz. Ang kanilang mga salaysay ang pinagbasehan ng kampo ni Janelle para sampahan ang dalawa ng kasong murder at frustrated murder. Ginamit din ang kampo ni Janelle ang nilagdaang salaysay ni Ramona noong ito ay pumunta sa presinto ng Las Piñas. Para sa kanila, dapat talagang tingnan ng mga otoridad ang mga kapatid ni Ramjen dahil sa mga inconsistencies sa mga statement nito. Ayon kay Ramona, nang siya ay lumabas ng kwarto ni Ramjen, bigla siyang tumakbo sa labas ng bahay at sa labas ng gate ay nakita niya ang sasakyan na minamaneho ng kanyang brother-in-law na si Hiro. Sa loob ay nandoon sina RJ at Gail. Di umano'y sa takot na baka makita siya ng mga sospek, pagkapasok na pagkapasok niya sa sasakyan ay agad niyang sinabihan ng mga ito na umalis na sa lugar. Base sa sinabi ni Ramona, nang siya ay nasa tamang katinoan na, ay nakiusap siya sa kanyang mga kapatid na ihatid siya sa presinto. Ang salaysay na ito ay kinuwestiyon ni Janelle dahil nang siya ay nadala na sa ospital, ang tanging nakita niya lamang doon ay sina Gail, Hiro at isa pa nitong kapatid na si Regine. Natatandaan niya na nang hinahanap niya si Ramona ay sinabi nila na nawawala ito. Idinagdag niya na kahit idineklarang patay na si Ramjen ay hindi niya nakitaan ang mga ito ng anumang pag-aalala o pagkabalisa. Para kay Janelle, maaaring may kinalaman si Gail sa nangyari kay Ramjen dahil nang ito ay nakausap ni Ramona sa cellphone ay kalmado ito at hindi natataranta. Pero ang kaso ay agad ibinasura dahil para sa prosecution, walang probable cause na ipinakita ang mga otoridad. Ibig sabihin, mahina ang kaso dahil ang pinagbabasehan lamang ng mga ito ay ang mga salaysay ng mga akusado at wala silang ipinakitang mga physical evidences. Sinabi ni Gail sa interview na ang recollection ni Janelle sa nangyari ay questionable dahil para sa kanya, paanong masasabi at maririnig nito ang saktong usapan nila ni Ramona sa cellphone kung siya ay naghihingalo at nasa bingit ng kamatayan.
Noong January 2012, nag-plead ng not guilty si RJ kasama ang dalawa pang akusado. Bukod dito, ang kanyang kampo ay hiniling din sa judge na payagan itong makapagpiyansa pero ito ay na-denied. Ang tanging tao na pinayagan makapagpiyansa ay si Tulisora dahil para sa judge, walang matibay na ebidensya laban dito. Sa panahon na ito, ang mukha ni Ramona ay lumabas naman sa website ng Interpol. Nang ang balitang ito ay maisapubliko, agad nag-post ng video si Ramona upang linisin ang kanyang pangalan. Sa video ay sinabi niya na gumawa lamang siya ng kwento na siya ay dinukot ng mga salarin para pagtakpan ang kahihiyan dahil hindi niya nagawang matulungan si Ramjen at Janelle. Inakusahan niya na ang personal assistant ni Ramjen ang lalaking nakamaskara at sinabi din niya na ang target talaga ng salarin ay si Janelle dahil ito ang unang pinaputukan ng baril. Ang kanyang pahayag ay hindi naman pinaniwalaan ng publiko. Sa lumalalang issue ng kanilang pamilya, sinabi ni Bong Revilla na kinausap na niya ang PNP na humingi ang mga ito ng tulong sa Interpol para madakip si Ramona sa Turkey upang maiuwi ito sa Pilipinas. Sa loob ng ilang linggo, laman ng headlines ang mga anak ni Jeneline maging ang mga anak ni Azucena. Dahil dito noong 2012, naiulat na isinugod sa ospital si Don Ramon. Ang ibang mga tao naman ay hindi mapigilan na sisihin ang media sa nangyari dahil sa pag-sensationalize ng mga ito sa kaso. Para sa kanila, hindi nabigyan ng tsansa na makapagluksa ang pamilyang Revilla sa nangyari kay Ramjen. Ang iba ay nakusahan ng mga reporters ng paghahalungkat ng mga personal na issue ng mga ito para palabasin na ang magkapatid na sina RJ at Ramjen ay pwedeng maihalin tulad sa kwento sa Biblia tungkol sa magkapatid na Cain at Abel. Ang kritiko ng mga reporters ay sinabi na sa halip na sa personal na buhay ng Revilla clan mag-focus ang mga ito, ay dapat ang ginagawa nila ay iulat na lamang ang mga impormasyon tungkol sa mga kaso at findings ng mga investigador. Nanawagan ang mga tao na sa halip na i-report ng mga news outlet ang mga aligasyon at puro-kuro mula sa mga hindi nagpapakilalang mga sources, mag-focus na lamang sila sa mga impormasyon tungkol sa investigasyon. Dahil sa hindi umuusad ang kaso, si Janelle ay nagpa-unlock ng interview sa isang news outlet at doon ay ibinahagi niya na siya ay nakaranas ng kalupitan sa kamay ni Ramjen. Ayon sa salaysay ng abogado ni Janelle na si RG Guevara, hindi lamang si Janelle ang nakakaranas nito, pero pati ang mga kapatid ni Ramjen ay napagbabalingan din ito ng kanyang galit na minsan ay umaabot pa sa pananakal. Idinagdag ni Guevara na si Jeneline ay minsang pumapagitna sa dalawa kapag napag-iinitan ni Ramjen si Janelle. Ibinahagi din niya na kapag magsisimula na ang pananakit, karaniwang tumatakbo si Janelle sa kwarto ni Jeneline upang makatakas sa galit ng kanyang nobyo. Sa interview ay sinabi ni Janelle na naniniwala siya na pinatay ng mga kapatid ni Ramjen ang aktor dahil sa kombinasyon ng away sa pera, pananakit ng aktor sa kanyang mga kapatid at sa selos dahil tila ito ang paborito ng kanilang amang si Don Ramon. Bago natapos ang interview, inilarawan ni Janelle na sa kulturang Pilipino, merong kasabihan na lintik lang ang walang ganti at naniniwala siya na ang nangyari ay paghihiganti ng mga naapi. Pagkatapos ng interview, ang publiko ay pinagpiyestahan naman ang pagkalat ng pribadong video ni Ramjen at Janelle. Ang kampo ni Janelle ay sinisi ang pamilya ni Jeneline dahil wala silang maisip na ibang tao na magpapakalat nito dahil ang video ay nasa computer ni Ramjen. Ang nooy senador na si Bong Revilla ay nanawagan sa NBI na gawin ang lahat para madakip ang nag-upload ng video. Ang paratang naman laban sa kanyang pamilya ay mariing itinanggi ni Jeneline. Noong October 2013, sa kauna-unahang pagkakataon, si Don Ramon ay nagpa-unlock ng interview sa isang news outlet at sinabi nito na naniniwala siya na walang kinalaman ang kanyang mga anak na sina RJ at Ramona sa nangyari kay Ramjen. Ibinahagi rin niya kung gaano siya dismayado sa korte dahil hindi pinayagan si RJ na makapagpiyansa. Noong June 2019, 8 taon pagkatapos mamatay ni Ramjen, ang lahat ng mga akusado ay pinawalang sala ni Judge Bedley Ian Baracuas. Base sa kanyang 144 pages na desisyon, sinabi ng judge na ang ipinresenta ng mga ebidensya ng kapulisan ay mahina dahil hindi nila napatunayan na ang mga akusado ay nasa bahay ni Ramjen nang nangyari ang krimen.
Idinagdag din ng judge na ang scabbard o nakitang lalagyan ng kutsilyo na ginamit sa pananaksak ay hindi nakitaan ng DNA o fingerprint. Sinabi niya na kahit ipinresenta at ipinakita ng mga kapulisan ang mga basyo ng baril ay hindi naman ng mga ito nakita ang mismong baril at kutsilyo na ginamit. Sa huling pahina ng kanyang desisyon, ipinag-utos ng judge sa mga otoridad na mag-release ng warrant of arrest laban kay Ramona. Magpapasalamat po ako sa lahat po ng tumulo, nagtiwala at maniwala sa amin na inosente ang aking mga anak. Magpapasalamat po ako sa daddy ng mga anak ko na nanimtikan na inosente po kami. Sa lahat po ng tumulong sa amin, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po makontain, mixed emotions po ako, natutuwa po ako. At nawa po, kasama ko pa rin kayo nananalangin na patuloy pong maging maayos ang buhay po namin. Si Jenilyn ay masaya sa desisyon ng judge. Ang dating nobya ni Ramjen na si Janelle ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pero sa tulong ng kanyang pamilya ay natutunan din niya na makamove on at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ang minsang talent ng isa sa pinakamalaking network sa Pilipinas ay piniling iwan ang mundo ng showbiz at mamuhay ng tahimik. Base sa kanyang LinkedIn profile mula 2015, si Janelle ay co-founder at CEO ng isang financial wellness company. Nang siya ay nakalaya, si RJ Bautista ay nagpunta sa England at ito ay nag-aral sa De Montfort University ng Bachelor of Arts in Business Administration and Management. Siya ngayon ay general manager ng isang construction corporation na nag-ooperate sa Bacoor, Cavite. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!